Salaam alaikum, how are you, bro? Wa alaikum salam. My name's Brandon, what's yours? Brandon? That's a kafir name. That's just my name. What is a kafir name? But brother, isn't that a Christian name, akhi? Did you not know that Omar and Uthman, they didn't change their names when they became Muslim? Yeah, akhi, but they were Arab. So can you tell me where the Prophet ﷺ said that we all have to have Arab names? Assalamu alaikum. In this video, our topic is about, do a new Muslim, a revert Muslim, have to change his name to Islam? And if you want to read the full information or full source about it, I'll just put it down below. Comment and you can read it, because I'm going to speak in Tagalog in this video so everyone can benefit from it, inshallah. Gaano ba ka-importante ang pagpapalit ng pangalan sa Islam? Bilang nag-work sa Islamic Center, maraming nagpipim sa atin minsan na pagkatapos sila mag-Muslim, sinasabi daw ng madam nila o yung kafil nila that kailangan nila mag-change ng pangalan. At ang pagkaintindi pa yung kabayan is yung pangalan na pagpalit niya is pati passport mismo, pati sa birth certificate, pati sa marriage contract, o anuman papeles nila sa Pilipinas, ay kailangan palitan ng pangalan. Hindi po ganun yun. At sa Pilipinas po yun, hindi po dito. Saka kung papalitan yun, alam ko may bayad, di ba? Ang pagpapalit ng pangalan sa Pilipinas, mismo sa passport mo, birth certificate, ay may bayad yan, bawat letter. So dito sa video na ito ay babanggitin natin ng malinaw. So pwede na i-copy-paste ito, ipakita mo yung sa comment itong source na galing sa Arabic version ng Islam Q&A at mababasa nila doon ang patungkol sa pagpapalit ng pangalan. Sa application ni Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, isang Palestinian scholar dito sa Saudi Arabia. Dadagdag ko lang ha, kasi baka hindi mapanood ng iba yung buong video na ito. Mismo ang mga sahaba, marami sa kanila nag-Muslim, ang mga pangalan nila, hindi na sila nagpalit. Si Omar Khattab, maraming mga balikis o mga bagong Muslim na nagpapalit. Kunwari, Omar gusto nila. Ang Omar, akala nila Islamic name or Muslim name. Hindi po. Dahil sa panahon na hindi pa siya Muslim, ito na ang pangalan niya, Omar. Nag-Muslim siya, yun pa rin ang pangalan niya. Hindi niya pinalitan. Si Khalid, Khalid bin Walid, yun, hindi pa siya Muslim. Ito na lang talaga pangalan niya. Pero may mga iba lang sa kanila. Iwan ko lang, so si Abu Huraira, nagpalit ng pangalan. Hindi ko alam kung siya yung sahaba na ang pangalan niya, Abdul Kaaba, slave of Kaaba, yun, hindi pwede yun. Abdul Isa, no? Si Alipin, slave of Jesus, hindi din pwede yun. Ganun. Tulad yung mga ibang ginagawa dyan ng mga kalokohan, si Abdul Katol, ganun, hindi po pwede yun kasi hindi ka alipin ni Katol. O Abdul J, alam mo na yung mga kadalasang ginagamit as a joke, hindi ka alipin ni kahit kanino, Abdullah, alipin lamang ni Allah. Hindi nangangahulugan na ang pangalan kapag Arabic, sample Abdullah, di ba? Alipin ni Allah. Hindi nangangahulugan Muslim na agad. Dahil may mga Hudyo na Abdullah ang pangalan nila. Yes, mga Israeli, Abdullah ang pangalan nila. Yung tatay ng propeta, peace be upon him, di ba? Anong pangalan tatay niya? Abdullah. Muslim ba o hindi? Hindi. So, hindi lahat ng mga propeta nga din eh, mga Arabic ang pangalan, kasi hindi naman sila Arabo. Kahit ang pangalan Ibrahim, ako, Ibrahim pangalan ko, hindi naman to talaga totally na ano eh, galing sa Arabic name. Ang version na Arabic, Ibrahim. Pero pagdating sa, galing siya sa Hebrew, ito galing sa Google, sa Hebrew, Avhamon, ayun, yung original. Meaning niya, galing sa Hebrew na Avhamon, ibig sabihin ay father of many. At pati nga yung Sarah eh. Ang Sarah din galing sa Hebrew na ibig sabihin daw princess. So, hindi lahat ng mga pangalan na akala natin ay Arabic. Kahit ang anak niya, si Isaac, galing na doon yung mga propeta, lahat ng pinaniwala natin, si Jacob, si Yusuf, si Joseph. Pero syempre, ang original na pangalan na kung ano yung binanggit ng Allah sa Quran. So, si Zachariah, si Isa, hindi Jesus, Isa, si Yahya, si John. Hindi sila Arabic names kung saan, kung ano man yung lahi nila, mga Aramaics or mga Hebrew, mga mula sa Israel na tribo, kasi ang Israel ay tribo talaga. Galing sila kay Jacob, na isa sa pangalan ni Jacob ay Jacob ay Israel. So, yun, hindi sila Arabs, kaya ang pangalan nila ay hindi naman Arabic, tulad ng Zechariah. Malapit siya sa Arabic words, kasi ang Hebrew at Arabic ay mga Semitic language na magkapatid. Yung nagtatanong, sabi niya, upon becoming a Muslim, how important it is to change your name, and what is the difference between Arabic name and Muslim name? Sabi dito, name carry meanings, sabi ni Sheikh. Ang pangalan ay may binubuhat itong, may daladala itong kahulugan ng mga pangalan. And every person will be influenced by the meaning of his name in most cases. Man is required to call himself or his children by good names with good meanings so that they will be influenced positively by their name. So, ang pangalan ay makakapag-influence sa isang tao. Kaya ang isang lalaki
o kailangan niyang pangalanan ang pangalan niya at ang mga anak niya kung saan magandang pangalan at maganda ang meaning. Kasi ito ay mag-i-influence dun din sa tao kung ano yung kanyang pangalan. Totoo din yung kahit ako, Ibrahim, lagi ako na-influence din sa kay Propeta Abraham, yung story niya. Yun. Sabi niya, Islam came to the Arabs and non-Arabs. Ang Islam dumating sa mga Arabo at sa mga hindi Arabo. And it is not essential for a new Muslims to take the Arabic name. Rather, what is required that he should not have a name that it is ugly or carries a meaning that goes against Islam. So, ang Islam dumating sa mga Arabo at hindi Arabo, kaya hindi essential sa isang bagong Muslim na kailangan magkaroon siya ng Arabic name. Pangalan niya din dapat ay hindi magkaroon ng pangit na meaning, may against sa Islam, kaya labag sa batas ng Islam ang kanyang pangalan. Example dito din yung mga Persians, ito yung mga Iran, no? Ang dami, many people think that Iranians are Arab. No, hindi po. Sila ay Persian, mula sa Persian na lahi, hindi po sila Arab, ang mga Iranian. So, many Persians and Byzantines embrace Islam and keep their names and did not change them. Indeed, many prophets had names that were not Arabic because they are not Arabs. Maraming mga Persian noon panahon, mga Byzantines na nagbalik Islam, nag-revert sa Islam, at hindi na sila nagpalit ng pangalan. At marami din mga propeta na hindi Arabic ang pangalan nila kasi nga hindi sila Arabo. Ito yung binanggit natin kanina, sabi ni Sheikh rito. So si Sheikh Abdulaziz bin Baz, isang scholar natin dito sa Saudi, rahimahullah, may Allah have mercy on him, was asked, does a person who became Muslim have to change his name like George or Joseph, etc.? So tinanong si Sheikh bin Baz, kung ang isang bagong Muslim, bagong tao na nag-Muslim, ay kailangan ba niya magpalit ng pangalan kung narang pangalan niya is George or si Joseph? He replied, he does not have to change his name unless it is a name that reflects servitude to someone or something other than Allah. So sabi niya, hindi niya kailangan palitan ang pangalan niya, sabi ni Sheikh. Maliban lang kung ito ay may konektado, pangalan niya ay may pagiging alipin sa isang bagay o sa ibang bagay o sa Diyos-Diyosan o may connection sa mga ibang Diyos maliban sa Allah. But it is good to change his name to something better. Pero mainam din na palitan din niya yung pangalan niya to something mas mainam doon. So if he changed his name from a foreign name to an Islamic name, that is good. So kung magpapalit siya ng pangalan, Islamic name, maganda yun para sa kanya. That is good, but as to whether it is obligatory, no, it is not. So, obligado ba ito? Sabi niya, hindi. Sabi ni Sheikh, hindi obligado, palitan ang pangalan. But, if his name was Abdel Masih, okay, kung ang pangalan naman niya tulad na to, yung mga pangalan ng mga ibang Arabong Kristiyano, kasi may mga Arabong Kristiyano, hindi naman porket Arabo is Muslim na agad. Mas marami pang Muslim sa Indonesia kaysa sa mga Arabo. Kaya ewan ko yung mga tao, bakit pag sinabing Arabo, iniisip agad Muslim. Hindi po. Halos 20% nga lang yata ang Muslim, 80% mga hindi Muslims. Ganun karami sa loob ng 400 million na Arabo. Hindi lahat Muslims. So kahit nagsusot siya ng ganun, nakatakip ang ulo, nagsusot ng ganitong damit. Siyempre, ito ay kultura nila bilang Arab. So may mga iba tulad ng mga ibang Arabs na ang pangalan nila, Abdul Masih, alipin ni Messiah. Ito, kailangan niya palitan. A name common among Arabs, Christians. A similar name in English culture would be Christopher. Ayun, pag pangalan mo Christopher, ganun, translator, or something of that nature, he should change it. But if the name does not imply servitude to anything or anyone other than Allah, such as George or Paul, yung pag wala namang connection sa mga Diyos-Diyosan, ang pangalan mo, bukod sa Allah, tulad kunwari si George o si Paul, di ba? Wala namang connection to sa mga Diyos-Diyosan. Then he should not have to change it. Because these names are shared by Christian and Allah is the source of strength. Okay, fatwa, Islamiyah, ayan may number. So, malinaw sana na hindi namang obligadong palitan kung wala namang connection. Kung hindi naman siguro Buddha ang pangalan mo, di ba ganun? Pero may mga nagsasabi na kung papalitan mo ng parang nickname mo lang siya pero wala namang problema. Kunwari, ikaw si John, dati si John ay lasinggero, basagulol, sugalero, babaero. Tapos ngayon, nag-Muslim na siya. Gusto niya magbagong buhay. So, napili ang pangalan, yung malapit siguro si John. Pinili niya yung original pangalan, Yahya. So ngayon, siya na si Yahya kung saan hayahay na siya sa peaceful, sa pag-aaral sa Islam, sa katuruan ng Islam. Siya ay mabuting tao na ngayon. Iwas na siya lahat sa mga haram, masama na ganun. So hindi na siya yung si John na pangalan niya dati na si John na andyan lahat sa kalukuhan. Na dati siya si John,
na andyan lahat sa kalokohan, no? So ngayon, siya na si Yahya. So may mga ganun minsan na influence lang gusto magbago. Dati siya si John na ganitong babaero, ngayon siya na si Yahya na nagbago na. So about sa pagkakaroon ng certificate yung ganito, dito kasi sa Arab country, meron tayong ganito. Siguro hindi makita masyadong masilaw yung aking ilaw dito. Okay, nakatakip kasi. Ito kulay pink sa babae, pag kulay white naman sa lalaki. Ito, libre lang ito dito sa Islamic Center, depende kung saan bansa ka. Pero dito kasi sa Saudi Arabia, ay may mga konting information. Gagawa ko ng hiwalay video na patungkol dito, inshallah. So, free lang ito dito, ewan ko lang sa Pilipinas, baka may bayad para dun sa papel at pag-process. Pero ito ay para bilang patunay lang na ikaw ay nag-Muslim, certificate mo, para mapalitan yung religion mo sa ikama. Yung ganun lang po. Pero ang Islam, free, napakadali. Eh, ito ay mga papeles lamang pero hindi mo to kailangan sa kabilang buhay para pakita sa Allah. Ya Allah, nag-Muslim ako, ito yung ID ko. Hindi po ganun. Ang Islam, pagpasok mo, step by step, practicing mo, magsala, umiwas sa mga idol worship, sa mga imahe, yun. At step by step, inshallah. So maraming salamat, sana nakatulong tong video na to. At sa mga Englishero, hindi nakakaintindi. Those who doesn't understand Tagalog, I'm gonna put the source down below the link, down below the comment, and just read it, inshallah. So at least I did it like a Taglish in this video. So thank you for watching and please share. And if you have any question, just comment below. Inshallah, we're gonna do video about it and with the source of our scholars. No, ito galing sa scholar natin, binasa lang natin, at hindi dapat tayo nagbibigay ng pang-ayon lang sa ating sarili. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Ibrahim Kazi.